So current mass magnified na ta sa physical quantities that is rotational motion. Di ba sa itong chapter 2, linear motion na atay linear velocity, linear acceleration, and so on. Diri, ana na tayo angular velocity. And makalculate na itong average angular velocity, hanapon lang na ito ang omega. Omega of average along the z-axis, okay? And angular displacement said. So, instead nga displacement lang, angular displacement na. So, muna ang ito ang angle theta or delta, delta theta. So, from delta theta sub 2 minus theta sub 1. So, makita na ito dali. So, going back to the image, what if girotate na ito na at some time? So, from time t1 to t2 at position theta 1 to theta 2 in x and y plane. So, ang direction na ito ay counterclockwise. So, naanang siya ay angular displacement na yun. O, napot siya ay time na delta t is equal to t sub 2 minus t sub 1. Okay? So, mahalap na ito ang angular velocity, which is this the average angular velocity. So, along the z-axis. Is equal to theta sub 2 minus theta sub 1 over theta, time sub 2 minus time sub 1. Mura siya, katong average velocity ba, di ba? Kani average angular velocity. Again, kanang theta dara sa atong linear kay d man na, di ba, distance. Pero this time, theta na, kay angle naman, mag-rotate naman ta. So, mo ang theta sub 2 minus theta sub 1, g-minus ni mo ang final to initial, same with time, g-minus ni mo ang final sa time o initial sa time. So, mo ang delta t o delta theta over delta t. So, kanang delta, kumbaga, symbol na nga mag-represent para i-substitute nimo ang final to initial man ng delta. Okay? Delta theta o delta t. And kani mga conversion, muna ni ang useful kay sa angular velocity. So, sa angular velocity man, di ba, katong sa atong linear kay ang velocity meters per second man, dari revolution per second na. Or in terms of radians, di ba, ang whole revolution kay 2 pi, diba ang 180 degrees from 0 to 180 kay pi, then ang whole rotation kay 2 pi times the radius. So kani 2 pi radian per second muna na, or 1 revolution per second. Napot tayo sa right side, revolution per minute RPM mo mga sasakyan ano, 1 revolution per minute is equal to 1 RPM, which is equal to 2 pi over 60 radian per second. So, mas maayo nga ma-memorize ninyo, pero kung dili, ibutang lang ninyo sa inyong notes. So, as an example sa angular velocity. Example 1. The angular position theta, di ba muna angular displacement kumbaga, of a 0.36 meter diameter flywheel, kanang flywheel, rotating machine na siya, pwede siya gamitin sa kanang mga cars or kanang sa farm, di ba, kamagiling and sa magtahi, di ba, na ay mag-rotate po na kanang karaan ba nga manahi ay, di ba, na sila yung machine. So, maggamit na lang flywheel. So, ang iyang angular position no, kay represented by this theta, which is equal to the whole expression of 2.0 radian per second cube times time cube, okay? Now, the question sa letter A sa ta, find theta in radians and in degrees and at a given time, t sub 1, 2 seconds, and t sub 2, 5 seconds. So, our solution is that we substitute the values of t into the equation for theta. Kaya na naman tayo expression sa theta. So, ang t na lang ang kulang dala, ang time cube, di ba? So, ang theta sub 1 sa ta, kaya ang theta sub 1 ang, sa letter A, ang gipangita kay radians and degrees, pero given ang t sub 1, so 2 seconds. So, i-substitute nimo sa theta, makita naman guro ninyo, no? So, 2 radians per second cube times 2 seconds muna ang time na i-substitute na to. Then, notice nga mag-cancel ang second cube. Sa pikas po sa side, second cube. So, ang mabili na lang, radian. So, pag-calculate nimo, 16 radian ang magawas nga answer. 16. So, radian is the unit, di ba? And, i-convert na to po niya sa degrees, di ba? Kaya sa letter A, find theta in radians and in degrees. So, pag-convert sa 16 radian, note nga, ang 360 degrees ka equal sa 2 pi radian ba ya? Diba? So, dapat sa taas ang 360 degrees para siya ang mabilin ng unit. Mag-cancel ang 2 ka radian sa baba o sa taas.
So, ang nabilin, pag-calculate nimo, 920 degrees. Same sa theta sub 2. Gisubstitute na to ang time na 5 seconds from letter A nga question given na po na. Then, natay 250 radian nga nakuha. And then, since hanapin po na to ang degrees balik. So, ang 250 radian, same gap ang equation, expression I mean 360 degrees over 2 pi radian ka equal man na sila. So, mag-cancel ang 2 ka radian. Then, i-multiply naman expression ng i-divide sa 2 pi. Natay 14,000 degrees. Okay? Note, theta pa ni. It means displacement or angular position pa ni. Ito na-calculate. Okay? And, sa letter B, ingon dito nga, find the distance that the particle on the flywheel removes over the time interval T sub 1, T sub 2, and then, letter C, find the average angular velocity in radian and in revolution meter over the time interval. So, sa letter B, find the distance that a particle on the flywheel rim moves over the time interval T sub 1 and T sub 2. Unsa ni nga distance? Mauna siya ang iyang arc nga distance, okay? Kaya ang particle dala bali sa arc kung unsa siya kalayoon. So, una na tayo given nga time, atong gamitun sa kay siyempre, ang iyang final o initial nga distance or displacement, angular position. So, theta sub 2 minus theta sub 1, which is ang theta sub 2 kay 250 radian, then 16 radian po ang iyang theta sub 1. So, naay 234 radian. Dili na mao siya ang iyang kuan ha distance that the particle on the flywheel removes over the time interval. Muna siya ang iyang angular displacement. So, ato pangitaon again, is the arc length, di ba? So, remember mo sa equation sa arc length? Ang arc length kay S, di ba, represented, which is equal to R, radius, times the angular displacement or angular position theta sub 1 and theta sub 2. So, isubstitute lang nato ang iyahang theta sub 2 ug theta sub 1, then multiply by the radius. So, naa na tay 0.18 meters times 234. Okay, radian. So, as you can see, ahamang ikuha ang 0.18 meters sa diameter nga 0.36 meters, di ba? Ang diameter ba kay ang iyang whole distance sa circle. So, i-divide lang ninyo para mahanap ang radius niya. So, muna ng 0.18 meters, I mean. So, nangaday kay 42 meters. Muna ang iyang total arc length nga gitravel sa particle. I hope na sabta na ninyo, ha? So, sa letter C, find the average angular velocity mo na ni in radian per second and in revolution per minute. Duha, radian per second, then revolution per minute. So, to find, ang second expression sa imong angular velocity, omega is equal to theta sub 2 minus theta sub 1 over T sub 2 minus T sub 1. Diba? Mo na. Pwede ra ka lang sa omega average Z. Kuha ni mo ng average Z. Pwede omega lang na, ha? Then, ibutang niyo mga, mga values sa theta sub 2 and theta sub 1 and at the same time sa time interval. So, nanan ni kay 78 radian per seconds. Okay? But, upatan na human, ang revolution per minute, pila man na? So, convert na to kani, 78 radian per second. So, dapat kabaluta nga ang 1 revolution kay 2 pi radian. Okay? Kay ang goal mo na to, revolution per minute. So, revolution na nala. Mag-cancel ang 2 ka radian dara, di ba? Again, ang minute po, dapat na, so, ang 60 seconds is equal to 1 minute, of course, so mag-cancel ang imong seconds. So, ang mabilin, revolution per minute na, di ba? So, kabalaman mo ng conversion, no? 740 revolution per minute. So, muna siya ang sa letter C, but ang sa letter D, instantaneous angular velocity niya, tanawa lang sa example, but dili na ako i-recommend sa inyo, ha, kay instantaneous mong good niya, dili na kay tamag limit dari. Na, diba? Kuan murag integral na mo gana. I mean, derivative. So, limit. So, murag higher na ng mass. So, diri lang sa ato sa letter C.